Hello guys, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa inyo guys. Welcome po ulit sa aking channel, Vherio-Tv, Technical Vlog. Ngayong hapon na to, pag-aaralan po natin. Tuturo ko sa inyo yung paano gumamit ng wire stripper. Isa po itong electrical tools ginagamit, pambalat, pangputol, pang-crimp ng wire. So, kung mapansin po natin, nakalagay sa unahan niya. Yan po. Yan po sa unahan. Wire cutter. Yan po. Wire cutter. Ito po yung ginagamit sa pamputol ng wire. Wire cutter. Testing po natin. So ito po, meron tayong wire dito na naka-crimp. Try natin putulin gamit itong wire stripper. Yan, kita niyo po, alas niya putol. So yun ang unang gamit niya. Yung pangalawa naman po, yung una, wire cutter, putol ng wire. Yung pangalawa naman po, pang-crimp siya ng wire sa terminal, lug. Meron siyang color coding, merong red, blue, saka yellow. Para siya sa insulation closure. Yung insulation closure, pang-crimp na mga insulation closure, yung mga may balat na terminal lugs. Tulad dito. Ito po. Ito mga terminal lugs. Ayan, may insulation po siya. Ayan o. Pwede siyang insulation. Protection niya yan para sa ano. Meron siyang balat. Pang-crimp po siya. Try natin i-crimp. Wala tayo dito mga terminal lug. Ito. Itong klase ng terminal lug na to. Tanya niyo po ba? Yan. Ring terminal siya. Itong isa naman. Ayan, work terminal. Ito isa, butt connector. So yan po yung mga terminal lang natin. Maraming klase po yan. Ito naman yung terminal lang na non-insulated. Mamaya ituturo ko sa inyo paano mag-crimp nito. So nakikita po natin yan. Ayan, nakikita po natin. Ito. Rip natin. Insulation siya. Ibig sabihin para sa may balat. Tapos meron siyang sukat. 22 to 18. 16 to 14. 12 to 10. May mga sukat po siya. Ayan. So, meron tayong wire dito na 2.0 mm². Pag sa metric system, 2.0 siya, mm². Pero pag sa EWG, ang katumbas niya 14. So try natin i-crimp to. Pasok lang po natin to, terminal lug. Pwede nyo pambawasan to kung ano. Para sakto lang siya. Ang sukatan niya. Bawasan natin. Para hindi masyado mahaba.
Yan. Pasok lang po natin sa terminal lag. Yan. Sakto nyo lang po yung wire niya. Hindi siya lalagpas. Yan. Napasok na. Ito po yung ating crimper. Yan. Ang sukat niya po ay nasa 16 to 14 kasi ito po 2.0. Try natin yung crimp. 2.0. Dito lang po natin i-crimp. Banda sa taas niya. Lagay natin sa 16 to 14. Yan po. Pag natutok na po siya, ayusin natin yung wire. Tapos, crimp lang natin, dinal lang natin. Yan. Dinal nyo lang, ensure na hindi na siya bibitaw. So, yan po. Lapit na siya. Nakakrimp na po siya, hindi na siya bibitaw. Yan. Tibay na po siya. Pwede niya po pong ulitin niya kung gusto niya makasure. Pwede niyong i-crimp ulit siya. Ayan. Para kapit na kapit. So, ayan po yung unang pangalawang gamit niya. Yung una, pamputol. Pangalawa, pang-crimp siya. Ng wire sa terminal lag. So, pangatlo po. Ito mga butas na ito, nakikita nyo. Pagputol po yan ng bolt. May yung tayo rito. Hindi naman siya bolt pero screw siya. Try natin kung makaputol nga siya. Ito. May mga sukat din siya. 8x32. 10x24. 10x32. 6x32. 4x40. Ito tingnan natin kung tingnan po lang natin kung saan lang po magkakasya. Yan, kasya po siya sa 8x32. Subukan natin putulin. Ang maputol natin. Natin. So, putol po siya. Yan po. Unang pinapangat ng gamit niya pa itong mga butas na to pang putol siya ng bolt. Una pang putol ng wire, pang crimp para sa insulated terminal, pang putol ng bolt. Ito naman pong pang apat to. Basa niyo po. Ayan. Non-insulated. So, non-insulated siya yung mga walang balat na ano terminal lag. May sukat din po siya. 12 to 10, 16 to 14, 22 to 18. Ayan. Non-insulation. So, meron po tayong terminal lag dito. Na ring type. Ito po. Wala siyang insulation. Yan. Ang sukat nito is 22. So, hanapin natin 22 dito. Ito. 22. Kung nag-crimp tayo, ipasok lang po natin ito. Ang sukat niya, 22. Yan. Yan po, tapos, yan. Tapos, pag nakapasok na po yung wire, dinan lang po natin ito. Kung sana siyang kakapit sa wire. Pero hindi ko po siya i-crimp kasi sayang eh. Medyo mahal ito. Pero ganyan lang po paggamit niya. Ito lang po, pag-crimp. Pag naipasok yun na yung wire dito, bawon nyo lang po. Katulad din ng malita terminal lag. So, yan po, pang-apat na gamit niya. Para sa non-insulated and terminal lag. Panglima naman po. Ito naman po yung pang-splice.
ng wire. Ano, wire stripper, AWG, ibig sabihin American wire gauge. May sukat siya, 10, 14, 16, 18, 20 to 22. So, meron tayo rito ng 14 na wire. Ayan. Subukan natin balatan to. Strip, ano natin, splice natin. Kita niyo po yung 14, ayan. Ito, 14, sukat niya. Ayan po natin siya ipapasok. Tapos i-splice natin, try natin. 14. So, 14. Ayan. Pag na, ano na po siya, pasok, ikot lang po natin. Huwag po natin masyadong dinan, tama lang, yung tamang din lang. Pag nabalatan na siya, saka natin ito yung line. Slice na po siya. Balatan siya. So, yun pong paggamit ng wire stripper. Nabibili lang po ito sa ano, mga hardware, makakabili ka na ito. Mura lang ito. Mga 300 na yata ito. So, una pang putol. Malawa pang creep. Pang creep siya sa insulated na terminal lag. Pangatlo, pang putol ng bolt. Pangapat, parang crank ng non-insulated, non-insulated terminal lag. Panglima, pambalat ng wire. So, yun lang po, ang tamang paggamit ng wire stripper. Kung nagustuhan niyo po yung video ko, like and subscribe lang po sa aking channel at mag-iwan lang po kayo ng comment sa aking video. Maraming salamat po. Vherio-Tv, Technical Vlog.